sa pagpapatuloy ng Batang Quiapo. Dinala sila ng pagkakataong iyon sa isang apartel kung saan doon sila magpapalipas ng gabi bago bumalik sa correctional. Kuha po kami dalawang kwarto. Anong dalawang kwarto? Tatlo tayo. Di ka ba marunong magbilang? Isa, dalawa, tatlo, tatlong kwarto. Tutol si Bubbles sa ginawa ni Tanggol, kaya nagkasagutan silang dalawa. Pero dahil sa pakiusap ni Tanggol, umayag na rin si Bubbles kahit labag sa loob niya. Nakikiusap ako sa'yo. Pinapangako ko lahat ng inuutos niyo sa akin gagawin ko. Sige na. Mas sige na. Pag ako na naman nadamay sa'yo, sinasabi ko sa'yo, umayos ka. Wala namang nagawa si Bubbles, kundi ang sumang-ayon sa plano at gusto ni Tanggol. Kahit tutol siya rito, alam niya kasi na talagang hinahanap na sila ni Chief Espinas, pero wala siyang magawa. Bubbles, ito yung susi ng kwarto mo. Mga ilang sandali pa ay kumatok si Tanggol sa kwarto ni Bubbles upang muli itong kausapin. Bakit mo pa kasi kailan dalhin siya dito? Kailangan niya ng tulong ko. Ini mo pa nga niya eh, di ba? Pag ka ba nagagalit kay Mama? Nagsiselos ka ba? O palamuha mo, feeling mo pogi ba? Sa loob ng kwarto, mag-isa si Bubbles. Pinapakiramdaman ang mga ingay sa kabilang kwarto. Kinatanggol, hindi siya mapakali. Iniisip niya kung ano ang nangyayari sa kabilang kwarto kung saan naroon si Natanggol. Nakaramdam na kasi siya ng selos. Samantalang sa kwarto ni Natanggol at Mokang, nagkasarilinan sila. Naihinga ni Tanggol ang lahat ng mga nasa puso niya at todo pasalamat si Mokang dahil sa kabila ng pag-iwan niya kay Tanggol ay naririto pa rin siya para tulungan siya at mahalin ng buong puso kahit pa ikamatay ni Tanggol. Kaya sa sobrang pangungulila ng dalawa, nangyari na ang pinapangarap ni Tanggol, ang makasama at makaniig ang babaeng kanyang pinakamamahal. Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin lumilintas sa akin. Pinakamamahal kita. Ikaw lang. Samantalang sa mansyon, problemado si David at Olga. Bakit daw nasa labas si Tanggol? Si Tanggol, di ba nakakulong yun? Parang nakakalabas yun. Nakapunta si Tanggol dito sa mansyon. Ibig sabihin na nakakalabas-labas siya ng kulungan. Si Bubbles naman ay natalo na ng kanyang selos. Kaya ang kanyang ginawa, lumabas siya ng apartel para doon magpalipas ng oras at selos. Saan may malapit na bar dito? Hindi naman mapakali si Rigor sa kanyang kutob na nakataka si Tanggol dahil hinahanap ito ng mga taga-correctional. Kaya para mapalagay ang kanyang loob ay pupuntahan niya mismo sa correctional si Tanggol para i-check kung totoo ang kanyang hinala. Bukas na bukas alamin kung nakataka si anak mo. Narinig iyon ni Lola Tinding. At nagplano sila ni Lolo Noy na uunahan nila si Rigor na dumalaw kay Tanggol. Kaya nang umagang iyon, papaalis na sila. Nakita naman sila ni Rigor. Uunahan natin sa pag-alis si Rigor. Saan kayo pupunta? Ano kaya ang ikakatwiran nila kung saan sila pupunta? Sa kabilang banda naman, namataan ni Bubbles ang maraming kalalakihan sa tapat nang inuupahan nilang apartel. Kaya patakbo siyang pumunta kay Tanggol para i-report at sabihin na nasundan sila ng mga humahabol sa kanila. Sa paghahanap naman ng tauhan ni Olga, inatanggol, maswerteng hindi nila ito nakita. It's important, hindi namin nakita si Tanggol at si Malik. Kapag naunahan tayo ni Ramon, tatabahan kayo. Nasaan sila? Sa room 30405. Tanggol! Bakit? Asundan tayo ng kalaban! Palibutan niyo ang lugar na ito! Huwag niyo ngayon makawala si Monique! Magkikita na ba si Tanggol at Ramon sa pagkakataong iyon at mababawi ba si Mokang ay Tanggol?